Lahat naman tayo may mabibigat na pinagdadaanan eh. At hindi nyo makokontrol kung anong sasabihin sa'yo ng ibang tao. Hindi mo naman hawak ang isip ko eh. Hindi mo hawak ang puso ko. Hindi mo hawak ang bunganga ko. Pero may makokontrol kayo. Yung sarili nyo. Paano ko ba harapin to? Paano ba ako magre-react? Nag-concert ako. Nagkaroon ako ng alopecia. Alam niyo yung alopecia? Alopecia. Talaga sa buhok mo. Yung spots. Sobra akong stress. Kasi ako nagsusulat. Ako nagpe-prepare ng concert ko. Ako gumagawa ng mga material ko. Tapos nung nawala yung alopecia, tumaas yung part nitong hair sa dito. Hairline. Ito, tumaas. Ayoko naman gawin yung dahilan yung mataas yung hairline ko para pumangit ang forma ko. Itong mataas na hairline na to, na para napangit sa paningin ng naka. Di ba pag mataas ang hairline, ang pangit sa paningin? Di ba? Parang isa yun sa nagiging dahilan ng insecurity ng tao eh. Di ba? Pag babae, pangit ang buhok. Di ba? Nung nagkakuto ka. Di ba? Ang hirap ng pakiramdam. Hindi, di ba? Mataas ang hairline ko. Hindi na ba ako lalabas sa telebisyon? Gagawa ako ng paraan. Naging nag-work. Dahil kung hindi naman tumaas tong hairline ko, hindi ko maiisip mag-iba-iba ng hairstyle. Namatay na siguro ko ang buhok ko eh yung bangs dati. Tatlo yung nagsisimula yung showtime, di ba ang hair ko? Cut-cut dito, shape, pero mahaba yung bangs. Siguro hanggang ngayon, ganun pa rin ang hairstyle ko. Kaya ngayon proud ako, sinasabi ko, boom, panot. Panot ako. Pero ang ganda pa rin ang itsura.